Iginiit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahalagahan ng mga kabataan sa pagpapaunlad ng agenda ng Association of Southeast Asian Nations sa kanyang talumpati sa selebrasyon ng 55th founding anniversary ng ASEAN sa Pasig City. Binigyan diin ng pangalawang pangulo ang papel ng edukasyon sa kabataan. Ayon pa sa Vice Presidente, isa sa mga paraan para mas mahikayat ang mga kabataan ay ang pagtitiyak ng paghubog sa kanilang kaalaman at kasanayan sa isang highly competitive environment. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatibay ng intra-regional scholarships at cultural exchanges sa pagitan ng mga bansa. Sinusulong din ni Vice President Duterte ang pagtuturo ng ASEAN languages sa mga eskwelahan at universidad sa rehiyon upang mapalakas pa ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN. While the Philippines has been sending English language teachers to our Southeast Asian neighbors for years, I believe it is high time we encourage our youth to learn each other's national languages. With a collaborative and nurturing environment within our region, we allow our youth to grow and mature as ASEAN citizens while forging meaningful friendships and relationships with their ASEAN neighbors.